Tago na yung mga magugulo. Guys, tayo today so that we can feel good about ourselves. Naman, of course, brushing your teeth. Nag-ano lang pala kanina nag-breakfast. So, prepare na tayo. Ano yung ating hair kasi makalat. Alam nyo, isa sa mga nagustuhan namin dito sa Canada is yung parang less hassle talaga. Yung lahat ng mga bagay, ang dali lang gawin. Hindi madaling makuha yung mga gamit, for example, kasi konti lang yung mga pamilihan dito. Hindi katulad sa Pinas na talagang may maraming options sa mga gamit kung may gusto kong bilhin. Pero yung simplicity ng life dito, hindi masyado siya talagang complicated eh. Yung life pag nandito kayo sa Canada. Ano lang, trabaho, bahay. Kaya nga kung magkakaulad kayo dito ng bahay, worth it naman siya. In a sense na talagang madalas ng buhay nyo, mai-spend nyo sa bahay. Kasi wala namang masyadong ganap sa labas. Unless it's summer or gusto nyo nagtatambay kayo sa nature. Ayun yung mga pwede nyo magawa dito. Matipid siya na kind of lifestyle. Kasi nga, since konti lang yung options for mga gamit na pwede mabili, yung mismong recreation, hindi siya katulad sa Pilipinas na nunood ka ng sine or kapag pumunta ka sa mall, kailangan talaga may bibilhin ka, may gagawin kang activity. Dito, wala kang gastos minsan, magtatambay ka sa labas, sa nature, walang entrance fee, walang kahit na anong gagastusin. Pero marelax ka naman. So, yun lang gusto ko din dito sa Canada. Napakasimple ng buhay. A little bit boring. Pero, kung araw-araw siya na ginagawa, parang masasanay ka na lang din naman eh. And, makakaipon ka kasi nga wala kang masyadong gastos. Mag-makeup tayo. Isa pa din pala sa gusto ko guys, dito sa Canada is yung mga mamahalin ng mga gamit sa Pilipinas dito. Yun yung typical or yung parabang drugstore products or yung mga murang products. Katulad sa Pilipinas, pag bibili ka ng L'Oreal, yan, yung ganitong makeup, L'Oreal, or ng Benefit, which is like a benefit brand of makeup. Sa atin, mahal na yung mga ganyan. Body. Itong natin eh. Body shop ba to? Yung bill ng mga perfume. Bath and Body Works. Yan. Kung dito, ay kung sa Pilipinas, mahal na sila. Dito sa Canada, yan lang yung mga typical or regular na mga products. So, alam nyo, yung kung sa atin yung life kapag nakakabili ka lang na mayaman ka na dito, regular ka lang na mamamayin, kaya mo makabili ng mga ganito. Ito din, yan, CeraVe, mahal din yan sa Pinas. Pero dito, kahit saan, pwede mo lang yung mabili. Ito din, God Gets Done na hand lotion. Sorry guys, nagbago yung video quality kasi malobat yung camera. Alam niyo tong camera to, lagi siyang lobat. Kasi malobat, kaya tinatapad din ako minsan mag-vlog. Yung bang palipat-lipat ka kasi hindi nga maano ng buo dahil nalilobat siya agad. Hindi niya nakukuhaan yung buo yung gusto kong makuhaan niya. Ito pala yung setup niya kanina pa. Pakita ko sa inyo. Yan. So, ganyan siya na nakalagay kanina. So, yung angle natin is mataas. Ngayon naman, kita na yung double chin ko. Amazing, diba? Ano ba yung pwede namin kwento? Siguro mag-aano ako, lalife update ako sa inyo. So, ako pala, nag-aral ako. Pumunta kami dito sa Canada as international student ako. Tapos, si Angelo is open work permit. So, kung nanonood kayo nitong channel na to, probably meron na kayong idea about sa mga ganun dito sa Canada. Kasi, I don't think
isa-search nyo yung life in Canada kung hindi kayo interested to go here. And hindi din kayo manunood kung wala pa kayong total idea about life here in Canada. Wala pa naman kami masyadong viewers. So for sure, it's either sinearch nyo talaga kami or randomly nakita nyo kami sa YouTube and interested kayo about the process. So, kami ni Angelo, pumunta kami dito. Ako nga ay student. Siya ay open work permit. Ako po ay nag-aral last 2021 dito sa Canada, Victoria, BC. Nag-aral ako ng 2 years course. Natapos na din ako mag-aral. It's 2024 na ngayon. And natapos ko yung program ko last 2023. So far, ang masasabi ko about our journey dito sa Canada, it's para siyang alon. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Parang life lang din sa Pilipinas. Ang dami ng mga hurdles, struggles na pinagdaanan or pinagdadaanan. Hindi naman natatapos yan. Pero overall, okay lang naman yung buhay. Nakasurvive naman kami dun sa aking pag-aaral. Si Angelo may magandang trabaho na ngayon. Ako din naman may maganda ng work ngayon. Hindi lang namin makaikwento yung ginagawa namin kasi we are very careful about our workplaces na hindi namin na-disclose yung mga hindi dapat na-disclose. Pero just for idea, I work po as a licensing officer sa isang organization na yon. Si Angelo naman po ay billing specialist. So, kung pakikinggan po ninyo yung mga job title ng trabaho na na-mention ko, both po ng ginagawa namin is office job ngayon. And paano ba namin nakuha yung mga trabaho na yun? Unang-una, application, of course. Yun naman talaga yung reason kung bakit nakukuha natin ang job. But aside from that, we carefully plan kung paano yung magiging careers namin dito sa Canada. Kung ninyo pa po napapanood yung video namin na nagkikwento kami about our salary dito sa Canada and our work nung mga nakaraang taon, panoorin niyo po siya. Ipuput ko po yung card dito or dito or link down below. Yung video po na yun, magsasabi sa inyo ng naging job journey namin for the past 2 years, kasi 23 years na lang kami dito sa Canada. And kung mapapansin po ninyo, we really worked our way up kasi we started when we came here in Canada as a basic worker lang po. Banking background po kami sa Philippines, not much of an experience. Nasa 5 to 6 years pa lang kami ng mga career namin sa Pilipinas when we moved here dito sa Canada. Since our work is a bank, unang job namin dito sa Canada, of course, hindi related to. Magkakadating mo pa lang naman sa Canada, wala ka pang masyadong idea. Kahit ano na lang muna na job, basta kumita ka ng pera. So kami, Angelo, typical Filipino setup pag pumupunta ng ibang bansa. Typical jobs, retail ang napasukan namin. And nagtagal kayo din ng, medyo matagal din. Si Angelo, tumagal siya sa retail ng mga around 1 year or mahigit. Ako naman is mga 6 months before, 4 to 6 months before ako na-move sa office, hindi naman office job, bank job, na something na na-related dun sa trabaho namin before. And doon sa bank job na yun, ako, tumagal ako ng mga 1 year. Si Angelo naman, tumagal siya ng mga 1 year din. Hanggat nakakuha siya ng kung ano man yung job na ngayon, last year. So, umabot din siya ng mga 1 year dun sa bank. And then, nagtrabaho din siya sa government. Nag-work siya sa Ministry of Finance. Yan talaga very related na yun dun sa trabaho na ginagawa namin before sa Pilipinas. Hindi siya tumagal doon kasi, of course, for the PR purpose, kailangan mas matimbang yung trabaho na nakakapag-PR versus sa kung ano man yung gusto mong job. Though gustong-gusto na yun ni Angelo before, ayaw niya na umalis kung maaari. Pero kailangan. Yung job niya kasi before is sa office na siya, ministry nga, government, malaki sahod. Work from home din siya noon. So, nakapunta lang siya dun sa office to
twice a week or 3 times a week. Pwede yung hindi siya pumunta sa office eh. Kaya once a month lang. Pero sinacrifice niya yun para nga sa magpapa-PR sa amin na trabaho. Pagkatapos niya doon, nag-move na siya sa nakaka-PR na work. Pero bago niya nakuha yun, pinaghirapan niya muna kasi nga galing siya sa bank, nag-ministry siya. Tapos yung job niya ngayon, dahil dun sa dalawang office job niya na trabaho, yun din yung reason kung medyo nakuha sa kung anong job niya ngayon. Which is, yun yung ginamit namin for our PNP application. So, hindi namin nabablog yung journey namin. Ang dami na actually nangyari. Ako, tapos na akong mag-aral, nakapagtrabaho na ako. And siya ganun din, nakapag-apply na kami ng CEC na application for PR. Pero parang recently, sobrang taas ng scoring. Bago ako graduate, may ano pa, konting panic mode pa na nag-isip kami na kailangan may plan B tayo. So, tinry namin yung PNP application. Isang stream dito sa BC na pwede namin ma-applyan para mag-qualify kami for PNP. And ngayon, nandun na kami sa proseso na na-submit na namin siya. Meron na din kaming invitation. So, we are for biometrics na anytime soon. And yung result, kung approve kami or hindi. Hopefully, approve. Wala nang ibalik. Ikikwento namin siguro yung PR journey namin kapag na-approve na kami. But for now, that's it. Hopefully naman ako very positive na ma-approve na kami anytime soon. But we will never know, you know. Things can change as swift as it can. So, yung hopes namin, hindi mo na namin tinataasan. Pero ngayon, we are very grateful na we have the opportunity na to qualify for PNP. If ever hindi naman yung mag-work, you can just reapply ng reapply hanggat mag-PR kayo. It's like nung nag-a-apply kami as a student, pwede namang ulit-ulitin na mag-launch ng application hanggat sa ma-approve na ng visa. So, ayun, yung aming in-look forward within this coming months, sana ma-approve na kami with that. Yun lang pag-aayos ko, ganito lang. Tayo masyadong maganap pa dito sa bahay. Dito na lang tayo. Tsaka lalabas mama yan. Hindi naman big deal na nakaayos masyado. Mag-aano na lang din ako pala. Mag... kukulot. Kaya sino po gusto nyo malaman about pagkakarata? Pwede namin maikwento. Kasi parang, alam yun, dami ng mga YouTuber din nagkakwento about Kante. Siguro yung kaibahan lang namin ni Angelo before we came here, mayroon kaming job experience. Hindi kami skilled worker. And so, nahirapan kami with applying for PR. Bata kami, mas bata kami than usual na mga nagkakwento about pagpunta dito sa Canada. So, may dagdag din points about being young kapag naglipat kayo dito sa Canada. But at the same time, hindi kami katulad ng iba na ang dali lang mga naging pathway. Kasi nga, wala pa kami job experience. Hindi skilled work yung work namin before sa Philippines. It's not considered as skilled work. Nung pumunta kami dito, talagang work your way up. But luckily, ang nangyari sa amin, since office job kami, magagandang work yung napuntahan namin. And magaganda din yung pay. So, yun nga, hindi nyo pa napapanood yung video namin before. Panoorin yun. Kasi dun kayo makakakuha ng idea kung paano kami nag-start sa career namin dito sa Canada. Alam nyo, minsan, ang kwento ko lang sa inyo, yung mga nagsasuggest about going here sa Canada, starting from scratch. Totoo naman yan, magsa-start ka sa scratch. Pero there's a way na hindi ka mag-start sa scratch. Ano mo yun? Though, hindi ko alam kasi kung ano yung definition ng niya ng scratch. Pwede yung scratch about sa mababang sweldo. Kami kasi, nung nag-work kami sa bank, para sa amin, level up na siya. Kasi, kahit maliit lang din yung sahod, alam namin na magagamit namin yung experience sa mas malaking trabaho later on.
And nagbunga naman siya. Kasi after nun, nakapagtabawa si Angelo sa government, sa Ministry of Finance. Imagine niyo, hindi lahat na natatanggap dun. Medyo malaking application ang kailangan mong gawin dun. Medyo marami-raming send ng application para ma-qualify ka sa mga government jobs. Pero nagawa niya kasi meron kami experience nun sa parang office setup or sa bank. Kahit yung sahod namin dati, hindi katulad sa iba, nung nasa bank kami, yung sahod namin doon hindi malaki. Tama lang. Mga tama lang naman para sa starting. Si Jenna nag-start na ng $21. Malaking difference na yun kaysa sa minimum wage, diba? Maganda magtrabaho sa bank kahit maliit yung sahod kasi alam nyo, maganda yung discipline ng mga nagtatrabaho sa bank. When you go to a different job, or in his case nga, diba, nag-government si Angelo from the bank, yung discipline, alam nila na nandun, criminal background check, alam nilang maaasahan kayo kasi for sure kapag magtatrabaho ka sa bank, kailangan may background check ka. And ibig sabihin, pag nag-a-apply ka, nagaling ka sa banko, they can trust na maayos ka, wala kang criminal record. Hindi ka arago. Grabe din yung discipline mo kasi you handle money, mapagkakatiwalaan ka, trustworthy ka, kumbaga. May ganun siyang feels eh kapag nag-work ang isang tao sa bank. So, nung naghahanap na kami ng mga work sa ibang industry, parang naging madali na lang. Kasi ganun yung culture na kinalakihan namin career-wise. Tapos, kung natatanong kayo, matanda na ba kami ni Jello? Ngayon po, 29 kami parehas. 29 years old kami both. So, matanda na rin kami actually. Ang dami pang kakainin bigas. Ang dami pa din pagtsatsagaan sa career and sa life abroad. Pero kaya yan. Magagawa ng paraan, sabi nga nila. Marami pang kakainin bigas. Pero marami na din nakain. Malayo pa, pero malayo na. Kami naman ni Angelo, hindi naman kami masyadong pressure about our life eh. Recently yung na-realize ko, talagang mga tao, iba't iba talaga sila ng pacing. Kung gaano sila kabilis makakarating sa destination nila. And it depends din yun. Nakarating ka nga, pero hindi naman yun yung destination mo pala talaga dapat. O yung ini-aim mo, then wala ka rin. Parang start from scratch ka pa rin. Kaya I always suggest to people whenever someone is asking me kung paano yung ginagawa sa ganito. Alam mo, bago kayo kumilos, figure it out yourself. Gusto mo ba talaga or hindi? Kasi pag sinimulan mo na, like for example, pumunta kayo dito sa Canada, nandito na kayo, so malaman nyo na hindi pala to para sa inyo or hindi kayo masaya. Babalik na naman kayo sa Pilipinas as tapos na yung mga savings nyo, nagastos nyo na, diba? So kailangan talaga bago kayo mainganyo, kumbaga, nung pumunta or gawin yung mga bagay na ginagawa ng iba, look it upon yourself kung gusto nyo ba talaga yun. Kasi kahit na kung gaano kayo kabilis na mapunta doon, so kung ano man yung naiisip nyong gawin, kung hindi talaga yun yung gusto nyo, at the end of the day, wala din. Back to zero talaga. Lalo na sa gastos. May mga moments kaming ganito ni Angelo, yung parang napapaisip kami, tama ba yung naging desisyon namin na pumunta kami dito sa Canada? Yung mga pagkatapos ko mag-aral, nahirapan akong maghanap ng work. Kasi kailangan ko nun, naalala ko kailangan ko nun mag-resign ng maaga sa work. Kahit wala pa ako nakahanap na trabaho. Kasi sobrang hirap maghanap ng work. Kailangan ko ng focus. So nag-resign ako. 1 month ako naghahanap ng trabaho, very frustrated. Marami akong nakuha naman na job. Pero parang may pagsisisi sa puso ko nun na hindi ko to kailangan pagdaanan kung nasa Pilipinas pa kami.
bakit ngayon kailangan ko ng pagdaanan? Tapos meron din kaming small business bago kami pumunta dito ni Jello. So, alam mo yun, iniisip mo yung what if nag-stay kami sa Pinas. So, ano yung nangyari? Siguro yung savings namin, meron kami bahay or meron na kami paid na sasakyan sa Pinas. Pero no, dito kami dinadala ng Diyos. So, we should trust that. And eventually, nalalove ko naman na din kung ano yung ginagawa ko. Yung job ko ngayon, nag-work from home ako. Every day, I'm glad and I'm thankful kay Lord. Nabinigyan niya ako ng work. Nasa bahay lang ako. Kasi I don't have to deal with so much stress with, you know, interacting with other people or adjusting with the work culture. Kasi nga, nasa bahay lang ako, natatabaho. So, and yun, there's blessings as well as meron din pagka-mess na part pag naalala ko yung Pilipinas. Ngayon, so far, ang matimbang is thankful ako na nandito kami sa Canada. Ask me a few months from now, let's see kung ano sagot dyan. Pero right now, I'm happy that we decided to go dito sa Canada. Kasi yung professional, wala naman kami maaano pa eh. Yan, wala pa naman kami masasayang sa careers namin kasi ano ba kami? Wala pa naman kami napapatunayan masyado. And wala pa naman masyadong kailangan i-sacrifice. So sabi namin nung mga nakaraan, nung nag-decide kami na bumunta sa Canada, we have to do it now, not later. Kasi ito yung time na wala pa tayong panghihinayangan masyado. Kapag may family na tayo, pag may mga ari-arian na tayo, pag may maganda na tayong career dito sa Pilipinas, mas mahihirapan tayong umalis. So, kung gusto natin mag-abroad, gawin na natin siya ngayon and then decide later. So, suntok sa buwan, ito naman, okay naman kami. And again, I'm happy with our decision. Ngayon, let's see after a few months, yeah. Baka naman mag-iba ulit. Marami kami nabimiss sa Pilipinas, pero it's worth the risk for us so far. Okay, so tapos na ako mag-ayos. Ito lang gagawin ko sa buhok ko. Tapos pag mamaya, tinanggal ko itong kulot-kulot na yung hair ko. So, diba? Kulot-kulot. And that's it, guys! I'm gonna charge this camera para malamit natin siya.